Alright, welcome to another episode of my Car Production Kuno videos. It is already 7:42 in the evening and we are now here in the new Muscat International Airport. Well, for this episode, we will be focusing on some public service content. Since tonight, ngayong gabi nga po, the second repatriation effort of the Philippine Embassy will be pushed through. Mamaya nga pong alas 8 ng gabi, magpapalipad na po ng mga OFWs mula dito sa Muscat, pabalik ng Pilipinas. Some of our Kababayans, yung ating mga beloved OFWs, so Overseas Filipino Workers, can now finally fly back home to reunite with their families. Kung matatandaan po natin nung last day, meron na pong first batch ng mga OFWs na nakauwi ng Pilipinas. And sa ngayon nga po, meron na pong second batch ng ating mga OFWs dito. Ngayon, napapalipad pabalik ng Pilipinas. Actually, this effort of the Philippine government was made possible by the Philippine Embassy here in Muscat. Andiyan po yung Philippine Overseas Labor Office and the Overseas Workers Welfare Administration. While yung ating mga Filipino social clubs naman, andiyan po ang ating PhilcoSoc. Mamaya po makakapanayam po natin yung chairman ng PhilcoSoc na si Sir Roland Leano sa loob. And also, gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga Facebook groups natin. Special mention to the Filipino sa OMAN Facebook group, which I belong as a member, na nag-facilitate po, na nag-guide sa ating mga Kababayans on how they can process their papers papalik ng Pilipinas sa panahon ngayon ng pandemic. So now, pasok tayo sa loob. Let's try to talk to some of our Kababayans na papauwi ng Pilipinas and ask them how are they feeling right now na finally, pabalik na po sila sa Pilipinas. Pasok na po tayo. Dito nga po tayo ngayon sa loob na nung Muscat International Airport. Regarding pa rin po dito sa second repatriation na ginaganap ng Philippine Embassy. And ngayon nga po meron po tayong kasama. Intervene po natin. Tama, ano pong name nila? Judith po. Ma'am Judith, yes. Ilan taon na po kayo dito sa Oman? Bali, ano lang po ako, 22 months. Ah, 22 months lang. Okay. Bakit kayo nakapag-decide na finally uwi na kayo ng Pilipinas ngayon? Yung amo ko po talaga nag-decide na ako po uwi kasi nga sa lonely makapag-decide. Bali, binook kayo ng amo nyo ng ticket ninyo. Buti naman pala, maluwag naman sa loob nyo na makauwi ng Pilipinas ngayon. Opo naman. Oo nga, parang mas ano yun, no? mas masarap sa pakiramdam kesa yung naghihintay ka dito na hindi mo alam kung ano yung sitwasyon. So ano po kaya nararamdaman? Ano pong nararamdaman nyo ngayon na finally pauwi na kayo ng Pilipinas? Happy. Happy talaga. At long last. Yes, may gusto po kayo mensahe sa ating mga Kababayan? Keep safe pa rin po kasi syempre po pandemic. Kaya nga. Ayan, maraming salamat po ma'am and enjoy po sa inyong journey pabalik ng Pilipinas and sa pag-reunite sa inyong pamilya. Thank you ma'am. Ayan, ito na yung meron na naman po sa isang Kabayan na pauwi. Sir Erwin, kamusta naman kayo ngayon at pauwi na? Okay naman po, masaya. At least makakauwi na sa mahal na bayan. Kaya nga, ilang taon na kayo dito sa Oman, Bali? Bali, 7 years. Tagal na, no? Bakit po ba kala kayo nag-decide na ngayon na finally uwi kayo ng Pilipinas? Una po kasi na layoff po ako sa trabaho. Wala din po akong ibang pag-uwi na lang. Kasi continue po yung bayad namin sa bahay. Kaya nga, tama po. Kaya yun, buti ano bin tawag dito? Sinagot po ng kumpanya ni Leo. Opo, very supportive naman po. Yun na maganda. Pinabayaan nyo. Yun na maganda sa mga mababait na employers. Ngayon, how are you feeling right now po na finally makaka-uwi ka ng Pilipinas, makasama yung pamilya? Mixed emotion po, syempre sad kasi aalis ka sa ating second home. Tapos masaya kasi uwi po tayo sa ating bansang kinilangan. Ayun, maraming salamat po sir and sana po ay magkaroon kayo ng safe flight and happy journey po. Salamat po, all the best sa page nyo. Okay, maraming salamat po.
Yes, we are humbled enough po at kasama po natin ngayon ang ating chairman ng PhilCOSOC na si Sir Roland Lianio, kasama po ng ibang mga representatives po ng Philippine Embassy. Sir, good afternoon po sa inyo. Ganun din po sa iyo, magandang hapon. Sir, hihingi lang po kami ng kaunting mensahe po para sa ating mga kababayang pauwi na ngayon dito sa second effort na repatriation ng ating Philippine Embassy dito sa Muscat. Unang-una, nais ko na magpasalamat sa ating embahada para sa kanilang pagtugon sa mga kailangan ng ating community or the OFWs. At sila po ay talagang ginagawa ang kanilang mga tungkulin para makakuha ng flights, no? Ng permit doon sa Pilipinas para magkaroon nga tayo ng mga succeeding flights like this, no? And of course, ang aking mensahe naman para sa ating mga kababayan ay naway they stay safe and healthy at may this challenge ng COVID will be a part of your life na para matuto tayo na mag makasiguro ano na tayo ay parating healthy at mamuhay ng mas maganda at maayon sa dapat nararapat, no? Yes sir, maraming salamat po. Last question na lang po sir. I'm sure yung mga makakapanood po nitong video na to is asking, meron pa kaya na susunod na repatriation? Alam ko nakadalawa na po tayong repatriation. Meron pa po kayang mga susunod na efforts ang ating Philippine Embassy? Kasi alam ko po meron pa po mga ibang naghihintay kung meron pang susunod na repatriation. Bilang kasama po dun sa committee, ano, ang pagkakalam ko po ay ang embahada natin ay patuloy na gagawa ng paraan para mapagbigyan at tulungan ang ating mga kababayan, OFWs na nagnanais na makauwi at makapiling ang ating mga or kanilang mga pamilya. So continuous po yan hanggat merong gusto umuwi at hindi nag-normalize ang operation ng OMAN Airport, ay gagawa po sila ng paraan. So the PhilCOSOC in accordance po with the Philippine Embassy will just keep us posted, ganun po? Yes po, may mga advisory ang ating Philippine Embassy, so tinan lang po nila sa website ng Embassy, sa Polo, at the same time sa PhilCOSOC din po, meron doon. Okay sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ninyong sa interview ngayong hapong ito, and mabuhay po ang Filipino Social Club dito sa OMAN along with the Philippine Embassy po. Maraming salamat sir. Thank you rin po. Maraming salamat. We hope and pray that you may have a safe flight to Philippines, mga kababayan. Until next time, only here on my CARproductionkuno videos.